Ngayong Father's Day, viral sa social media ang 61 years old na tatay na kahit senior citizen na, tila hindi pa rin patatalo. Naka 3 points kasi si Tatay Romulo. Pero hindi sa basketball ha, kundi sa kanyang mga anak. Ako po si Romulo Pere, 61 years old. Matanda man sa patingin, naka 3 points pa rin. Mahigit isang taon pa lang na nagsasama sina Romulo at Cecilia. Kaya ganun na lang ang gulat at pasasalamat nila nang malamang nabiyayaan ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Nang hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi tatlong supling. Sa madaling salita, triplets agad. Dalawang babae at isang lalaki. Si Altea ang panganay, iyakin pero napaka-cute. Si Athena naman, malikot at bibo. Habang ang bunsong si Alteo, madalas tahimik lang. Sobra silang tatlo, magsabay. yung talagang magkulit, yung babae, pero yung lalaki, tahimik naman. Basta may didi, kaya sabi ko, buti itong anak kong lalaki, kakong talagang mabait. Yung talagang babae, sobrang lipkon nila. Pag umiyak na yung, hindi mo sila mapatigil. Busog sila, talagang ayaw nilang titigil na talagang iyak na iyak. Nagtatako, wala naman silang sakit, ganun. Pero gusto nila, pag hinawakan mo yung isa, silang dalawa, yung babae. Kasi yung isa may nag-aalaga yung ipag ko dyan. Kasi edad ko na ito, nagtataka ako. Bakit nakagawa pa ako ng mga tatlo? 5 buwan pa lang nabuntis si Cecilia. Lumabas na sa ultrasound na triplets ang kanyang dinadala. Nabigla ako nung naano ko sa ultrasound. Dahil wala akong trabaho, yun lang. Nakikipag-upa lang sa palay, ganun, bumutan. Hanggang sa gagawa kami ng yung kaing. Hanggang ngayon, yun lang pinagtatagaan namin na pambili ng mga gatas, pampers. Nagkakilala raw sila Tatay Romulo at Nanay Cecilia sa bukid. Pareho silang nabalo sa kanilang unang asawa at dito nila natagpuan ang isa't isa. Nagkilala kami nung bago itong taniman ng palay. Nagbubunot kami ng punla, ganun. Tapos kwento-kwento. Usapan namin na kaming liligaw ko siya, ganun. Pwede pumayag naman po, pumayag naman siya. Kaya balo din ako balo din siya. Nagkabuo kami ng mga pamilya, itong tatlo. Pero dumaan sa pagsubok ang kanilang late bloomer na pagmamahalan. Hindi tanggap ng mga anak ni Nanay Cecilia sa unang asawa ang pagsasama nila ni Tatay Romulo. Ngunit nang mabalitaan na triplets ang magiging anak nila, aba, nag-uunahan pa ang mga ito na tumulong. Ang panganay na anak ni Nanay Cecilia na si Abigail ang tumutulong sa mga gastusin at ang iba, tumutulong naman sa pag-aalaga. Kapag tulog ang mga bata, gumagawa sila ng basket bilang kabuhayan. Gumagawa ng ito kaing hanggang sa ito na, pinapalaki ko yung mga bata kasi hindi ako makapaghanap ng ibang trabaho kundi kaing lang, parang stay ako rito medyo ang lang yung mahal din ang kawayan dito mo. Kaya pinagtatagan lang namin, may punting tubo, ayun ang pinagtitisan namin, ganun. Ang tigil, araw-gabi, pagtulog na yung mga bata, ayan, magpapapat ako ng kawayan. So, pagising, tatakbo, padidiin. Ayan po, pag natulog na sila, balik naman uli. Ayan po, ma'am, iniisip ko yung araw-araw na namin, budget. Kaya palaging puya. Kuminsan na nga, yung mga wala kaming ulam-ulam, yung chichira na bangus, pinagtsatsagaan ko yun. Dahil parang makaraos lang ako ng kunting gutom. Pieces ko. Katin, nagtataga lang kami sa misan. Yung kunang kangkong. Kung ako sa bukid, inaulam namin. Masaya sina Tatay Romulo at Nanay Cecilia sa pagkukusang loob ng kanilang mga anak. Pati mga kapitbahay,
nakikiambag na rin. Papasalamat ako sa mga kapitbahay ko, ganun po mga hanggang ngayon, wala pang ano, puro puyat. Ang inaabot ko, nagsimula nung sila ay lumabas. Kung ano-anong wala kami, kung mayroon sila, sila naman ang maghanap. Kasi di ako makapagtrabaho dahil tatlong inaalagaan ko. Ito lang. Ano, tulog yung isa, gagawa ako ng kaing. Ito lang po. Marami nagpapasalamat ko sa kanya, ano, mga kapitbahay ko na tumutulong sa amin. Eh, buti nga yung isa, may ako na kapit ko dito na pag umiyak yung silang nagsabay, kinuha ko yung isa. Talagang sobrang hirap. Subalit, aminado silang hindi ito sapat. Katunayan, halong lungkot at pangambaraw ang nararamdaman nila sa araw-araw na pagtaguyod sa kanilang mumunting pamilya. Lalo ngayon, 6 na buwan na ang triplets. Basta sabi ko sa kanya, sa misis ko, ganito, palaki natin ng, basta mapalaki sila ng mausay. Basta, kayang-kaya natin yan dalawa. Tulong-tulong naman tayo. Upang maibsan ang hirap na dinaranas nila Tatay Romulo, nagpaabot kami ng konting tulong. Siniguro naming sapat ang mga kahon ng gatas para sa ilang buwan ng triplets at kanilang mga vitamins. Nagbigay na rin kami ng groceries at bigas. At hindi pa dyan nagtatapos. Nagbigay rin tayo ng 1-year supply ng mga diaper para sa mga chikiting. Maraming salamat po Mr. Rope daw po. Maraming tulungin na po sa amin itong mag-asawa sa mga anak ko. Pinamigay po niya ngayon sa inyo po. May surpresa din po siya para sa inyo. 1-year supply po ng diaper para sa mga babies. Pangako naman ni Tatay Romulo at Nanay Cecilia, patuloy na lalaban para sa kanilang pagmamahalan at sa kanilang tatlong anak. Papasalamat ako dahil medyo gumaan ang loob ko dahil nakapunta kayo rito na ito. Maaari ano yung mga bata, ano ng mga gatas nila. Salamat kung ano po. Mayroon po. Bata may matanda, naka 3 points pa rin. Pag-taga, basta, taga-taga lang po.